For former Armed Forces Chief Rodolfo Biazon, there's nothing wrong with the expansion of EDCA. Biazon, who's also a former senator, insists the Defense Cooperation Agreement will result in better ties not only with the U.S., but also with other allies. But he reminds government it needs to be careful in issuing remarks to avoid harming relations with other countries. We have to be careful about our pronouncement and our body language that would involve potential allies and existing allies. Kasi what cannot happen, yung hindi pwede mangyari, may sasabihin tayo, walang consultation sa ating allies, tapos kukontrahin ng ating allies. Hindi dapat mangyari yun. Kaya dapat maingat tayo sa ating mga sinasabi. Lalo na official statements coming from public officials of this country. The governor of Batanes allays fears surrounding the ongoing military drills there amid escalating tensions between China and Taiwan. Filipino and American troops are currently holding so-called Balikatan exercises in Batanes, which is the closest Philippine province to Taiwan. But Governor Marilu Caico says residents have nothing to worry about. Nilinaw kasi namin sa kanila na naturang balikatan ay walang kaugnayan sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. At siguro kung wala pong tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, hindi nangangamba ang aking mga kababayan. Sobra silang nangamba to the extent na nagkaroon ho kami ng panic buying dito sa Batanes. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla takes a swipe at lawmaker Arnolfo Teves Jr. for his demand to see fairness in the probe against him before returning home. Remulla says flight is an indication of guilt. He also defends the ongoing investigation into the suspended lawmaker's alleged involvement in the Degamo killing. Ang tao kasing guilty, iiwas talaga yun. Kahit ano pa sabihin niya, humarap siya. Kung wala siyang kasalanan, humarap siya. Ang namatay sa Negros, Sam. Sabi niya nakakatawa raw yung ginagawa namin. Ano nakakatawa ron? Nakakatawa ba yung namamatay ang 9 tao tapos nasasaktan ng 17 pa dahil sa isang utos ng isang tao? Hindi nakakatawa yun eh. Embattled Philippine lawmaker Arnolfo Teves Jr. insists it is not safe for him to come home, citing threats to his life. Without mentioning any names, Teves told ANC, there are two high-ranking government officials who are plotting to kill him. He also revealed what will make him come home and face allegations linking him to the death of Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pag nakita na may fairness, may there is a sense of fairness, baka umuwi na ako, I might consider it. What will show me a sign of fairness? Ang dami nilang pinapareview na kaso na ang tagal na, di ba? Tanong ko ngayon, bakit hindi ni-review yung kaso sa anak ni Boying Remulla? Na sandaling-sandali lang, wala man lang mag-shot, news blackout pa, sabay biglang napawalang sala. So, hindi ko nakikita yung fairness doon. That's unfair to the Filipino people, para lang sa akin, ha? Sabay sa akin ngayon, guilty na ako sa public eye. Teves also took a swipe at the Senate investigation into Degamo's death, saying the inquiry is full of hearsay about him. Katulad kahapon sa Senate hearing, no? Na nothing against Sen Bato, kaibigan ko naman, kilala ko naman yan, kaibigan ko yan. Akin lang, katulad kahapon, puro hearsay, pero binibigyan nila ng weight. In fact, ang nasaktan na ako ng konti, meron pa silang pinakinggan na resource person na drug addict pala. Umami na drug addict. So anong kredibilidad ng resource person na yon? They're painting a picture which is, ay nasaktan ako dahil mahal na mahal ko yung Negros Oriental. They're painting a picture yung Negros Oriental, lawless, lahat kinakatakutan kami,